Parang nag-perform lang guys sa Grammy Awards. Yung vocal, ano nila, talaga naman. Ang flawless. Live yun guys ha. Sobra. Galeng, galeng. I want you. New EP Pagtatag. Maraming salamat. Gusto ko lang itanong sa inyo, bakit nga ba Pagtatag yung tawag dun sa bagong era na SB19? Siyempre po, yung Pagtatag po is yung second part po ng aming trilogy po, from Pagsibol to Pagtatag. So dito po papakita namin na kung paano na matatag na si SB19. Ayun po. Ayan, matatag talaga. Congrats sobrang sa music video nyo ng Ginto. Ang ganda! Thank you po. That was so amazing. Like, everything is so amazing. Kaya naman, congrats, guys! At eto na, hindi lang yan dahil naghahanda rin sila sa kanilang nalalapit na nationwide tour at world tour para makasama nila ang mga fans nila sa iba't ibang dako. Ayan, ready na, guys. Sa buong mundo. Kaya naman, ready na, guys! Ready na ito sa concert. Is out now on all music streaming platforms. Kaya, check nyo na po. Yes, po, kaya watch you! Miss Kim kanina, yun po ang music video po ng I Want You ay nakalabas na po. Nasa mapapanood niyo po siya sa YouTube po. At syempre, yung nirelease po na. Ayan guys, ready na guys sa concert. Yes po, at syempre, sino ba ang ready na? Excited na rin po kami na i-share po sa inyo. Ang po namin inihanda, online man or sa saan ba tayo papunta guys? Sa mga susunod pa po namin performances. Kaya, Dabao, Araneta, makita kayo. Saan ba guys? US, Canada. Okay guys, we'll see. Ready na guys. I can't wait. Yes, at kasama no, pupunta rin po kami ng Visayas at Mindanao. OMG. We'll have a show in Davao on July 5 at sa Bacolod naman on July 9. Sayang wala dito sa Bicol. SMTickets.com to get your tickets. Maraming salamat po. Thank you so much for having us here. Thank you so much. Always a pleasure. And whatever happens right here sa ASAP natin to, we always want you. SB19. Yung itibig na ni Ken. Sobrang good luck. That's true. Again, thank you, SB19. Go, SB19, yes, mahali ba? Salamat, Kerman, the greatest showdown na sa pagbaligyan na. Okay, guys. Okay, guys. Yan. Ano ba? Kunting ano lang. Patara-tara. So, lahat naman nagustuhan ko sa outfit, sa kanilang mga stylist. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung belt ni Stel. Pero okay naman. And the rest naman, maganda, bagay sa kanila. And pang boy band talaga yung aura. Yung mga damit, di ba? Partner, di ba? And nag-stand out sa akin sa damit, Justin Ken. Yan. Medyo hindi sa akin, hindi ko sinasabi hindi ko gusto, pero medyo yung kay Pablo and Stel. Okay. But overall, sabi ko nga kanina talagang wow, parang nakikita ko ang Backstreet Boys sa kanila kanina. And dito. Yan. So, yan lang. Sobrang flawless na mga vocal. Grabe. Wala kang parang ewan. Flawless. Dire-diretso yung spontaneous na ano. Parang wala kang mababakas na struggle. Wala kang mababakas na... Saka live. Yun ang mga hindi na masyadong ginagawa abroad ng ibang mga foreign artists na sa kapanahon ng ngayon. Very rare na ngayon nagla-live talaga. Kahit yung favorite artist ko, isa sa mga favorite artist ko, alam ko yun sa sarili ko. And hindi niya na talaga minsan, nagla-live siya pero minimix niya ng ano eh, pre-record na tinatawag. Pero yun nasaksihan ko dito sa performance ng I Want You dito sa ASAP, ay talaga ba namang, masasabi ko isa lang, flawless. Amazing!
still been the best. Kumbaga, kings of vocals. Lahat sila kasi guys, may katangian ng yung quality ng boses nila iba-iba and nadideliver nila ng maganda talaga. Ang ganda. And habang tumatagal ang SB19, lalong nag-i-improve talaga yung mga boses nila. Sobrang ito dito ha, based dito sa napanood ko and sa buong EP ngayon ng Pagtatag, ang nakitaan ko talaga guys ng improvement sa boses si Justin. Na-surprise ako, iba na yung kalidad talaga ng boses niya ngayon at nagbe-belt na din siya ng mga high notes talagang. Kaya din palang mag-belt ng mga high notes and na-surprise talaga ako. And wow. And itong genre ng ano, itong mismong I Want You, talagang para sa akin ha, nagbagay, nag-shine dito talaga si ano, si Ken. Bagay na bagay talaga sa kanya mga R&B ano. And I hope someday na makapagawa siya ng full R&B album. And talagang, Diyos ko po, baka yun na talaga yung pinakaaantay niya talaga para ma-recognize ng ano, international. Kasi although okay naman yung kanyang last album, yung Complex niya, okay naman. As in, parang sa akin, the best nga talaga. Isa sa mga magandang album na na-release dito sa Pilipinas. And wow. Pero kung gagawa si Ken ng isang full R&B album, ewan ko na lang. And definitely, mga manukan talaga magkakagulo talaga. Kasi, swak na swak kay Ken yung sa boses niya. Kumbaga, sa lahat ng aspeto, bagay kay Ken yung R&B. Yung aurahan niya, yung datingan niya, pang R&B talaga. Lalo pag sumasayo na si Ken, di ba? Naalala ko na naman yung Palayo. Sobrang wow. Yung mga ganung galawan ng mga talagang wow. Parang Usher lang ang datingan. Sana. And about naman dito sa Pagtatag na album nila. Wow. Talagang walang tapon talaga doon sa lahat ng tracks. Hindi ko kasi guys magawa ng ano pa ng reaction yung full album. Tinatry ko talagang maisingit sa mga schedule. Basta guys, kahit anong mangyari, gagawin ko yan ng reaction. Iisa-isahin natin yung song nila. Sobrang ganda talaga guys. Wala akong... Na ano nga, di ba yung una kong yung pag-react ko, yung mga ano lang, mga teaser lang, mga sampler lang. Na-surprise ako nung napakinggan ko na siya ng buo. Wow! Yung buong kanta na nila na mga... Grabe, hindi ko inaasahan ganun pala yun. Especially yung ano, yung ilaw. Akala ko, isa lang, ayun ang magugustuhan ko lang talaga guys, yung I Want You saka yung Ginto. Pero na narinig ko na, yung ilaw, grabe, ang ganda. And may mga part din doon si Ken na nag-build siya ng high notes. Talagang galing. Galing na galing ako kay Ken doon. And si Justin napaka-flawless. Ang dami kong binabanggit na flawless kasi yun talaga nakikita ko guys. And nawaramdaman ko. Sa bagay nasa prime pa kasi yung age nila ngayon. Ito yung mga magandang gawan talaga ng mga album. Kasi guys, sa experience ko guys, sa mga idolo ko, ng mga favorite artist ko, tested talaga yung guys na habang nagkakaedad, ang isang artist, pawala na yung mga boses. Ito yung magandang time na talagang sana, hindi sila, hindi ko na sabi, hindi magpahinga. From time to time, sana makagawa sila ng album habang nasa ganyan pa yung kalidad ng mga boses nila. Kasi guys, para pumasok ka na sa 50s, o kahit nga mid-40s pa lang, pawala na yung boses, diba? Ayoko nang banggitin pa kung sino yung favorite artist ko na nagsasuffer talaga ngayon guys ng ganyang problema na minsan nakaka-depress minsan kasi hindi ka nasanay sa ganung performances na ibibigay sa iyo ngayon. Although wala nang dapat patunayan pa kasi di ba icon na nga. Pero siyempre nasanay ka sa magandang tinig, yung quality and mga performance na wow. Mga pang out of this world na performance before. And then ngayon, talagang hindi na ganun sa dati. Ang ibig ko sabihin dito guys, grab na ng SB19 yung
oportunidad na ngayon sikat sila and mga fresh bata. So, every year kung mapapwede, gumawa sila ng gumawa ng mga album. Kaya nga noon dati guys, na naalala ko si Mariah Carey, noong buong 90s, yearly, nag-release siya ng album. Thank God, ngayon ko lang na-realize yung, kumbaga, yung buong era ng 90s. Tama yung naging choice ni Mariah na mag-release ng album. Kasi yung pinaka-prime ng boses niya talaga yung 90s. And kung papakinggan nyo guys, yung buong studio album ni Mariah noong 90s, 1990 to 2000. Kasi yung, hindi na pala yung Glitter kasi 2000 mo na yun. Hanggang sa Rainbow album, pakinggan nyo yung kalidad ng boses ni Mariah. May isa siyang iniwan noong 90s na last ballad sa album na Rainbow. Yung Against All Odds, OMG, saka yung Can't Take That Away. Iyan yung mga iniwan ni Mariah ang pang ibang level talaga, pang out of this world na vocal quality. Kumbaga siya yung queen of vocal talaga. Ewan. Ngayon, medyo siyempre nagkakaedad na. So, anyway, yan ang sinasabi ko. I hope talaga yearly, kung maaari every year talaga maglabas ang SB19 ng album. Masasabi ko guys, sakyan nila yung kasikatan nila ngayon. Gamitin nila yung boses na ganyan. Habang buo pa. Habang nasa ganyang pang-estado. Kasi sa experience ko talaga sa mga nakita ko sa mga dati kong favorite artists, kasabay ng pagbago ng itsura nila yung pagbago ng boses. Kaya nakakalungkot. So yun lang guys. Nakapag-share tuloy ako sa inyo guys yung mga na-experience ko, mga favorite artists ko dati. So yun lang. Good luck sa ating iniidolong SB19 at sa aking bias, sa aking amo, aking manok. Si Ken. Close up. Ayan. Napaka parang yung student lang nasa classroom na nakagawa ng nakagawa ng kasalanan tapos pinapagalitan ng teacher. Behave the behavior. Nasa gitna pa man din. So yan lang guys. Thank you for watching. And sobra akong saya ngayong itong reaction kong ito talagang. Kasi siguro dahil sa first time ko silang nakita ang pinerform ng live itong kanilang second single na I Want You. Na alam nyo naman na ito talaga yung pinaka-favorite ko. At ng lahat. Definitely. Ang daming may gusto sa I Want You. And ready nyo yung mga sarili nyo kasi syempre yung mga, especially mga taga Manila, naghahanda na para sa concert din sa Araneta. So, enjoy guys. And God bless us guys. And be kind. Thank you for watching. Always support SB19. Ito ang atin. Ito ang nagwawagayway ng ating bandera sa buong mundo. Kaya walang humpay na suporta.